Guys, I'm P. Angel Gonzalez de Lida. I'm BS DEFCOM student, Bachelor of Science Development Communication, Trevi. I'm from School of Zamboanga Peninsula Polytechnic State University. Later guys, may tanungan po ako sa mga parents pati student. 3 sa student at 3 naman sa parents. Tatanungin ko sila kung ano ang naranasan nila dito sa COVID-19 pandemic. Is doon natin malalaman kung ano ang mga kasagutan nila about naranasan nila sa COVID-19 na ito. By the way guys, pasensya na po kayo sa pimples ko na ito. Bye! Hi guys! Eto na naman tayo. Ngayon, pumunta na tayo sa parents kung saan tayo magtatanong. Bye! See you! Ngayon, nandito na tayo sa bahay kung saan ako magtatanong. Ayo! Hi, auntie! Pati ka mo sulod! Yon. Ito po nga pala si Auntie Rose, right? So, may katanungan lang po ako sa inyo. Ano naranasan ninyo po ngayon na pandemic na ito? Siyempre, naranasan namin yung sobrang hirap. Then? Dapat magkayod para may pagkain sa pamilya. Okay. Yan. Tapos po? Ano ba yun? Napapayon. Kabar, parang nahirapan din ako kasi hindi makalabas. Kontrolado ang paglabas. Lalo na sa mga bata. Then po, about sa anak niyo po, may estudyante po kayo ng anak? Yes, ma'am. Angel, mayroon 3. At ano po mas maganda po, online or modular? Para sa inyo po, ano maganda sa kanila? Kasi sa online, parang medyo papareho lang siguro. Opo, about sa online, ano po maano niyo po? Sa online, tawagin ko na lang yung estudyante ko. Maganda lang po, di ba sa online, may ano pa kayo, ano ganun, di ba? Yung nahirapan kayo sa mga nahirapan load. Sa load, isang ano, dalawa, tatlo kasi yan sila. Mrs. Kailangan mag-load. Mag-load ng, ano ba yun? May! Tagalog ba dito? Sige, pinag bisaya! Sige, go lang! Push lang! Lisod kayo! Kaya kinahalan dyan mag-load, kaya online sila mag-load. Kung walang load, di po sila pwede makakuan. Kinahanglan, andam juga nga para na-load sa ilahang. Kabar, hindi sila makatabang sablay, kaya sim, tutok sila sa ilahang online. Tulad ko, isang single parent lang. Ano talaga, binuhos ko talaga ang puwersa ko para may pag-aral ko lang yung 3 anak ko. Okay, yun lang po. Maraming salamat po, Auntie Rose. Yes! Now, tapos na po tayo sa isang parent. Ngayon, sa ikalawang parents na naman. So now, nandito na naman tayo. Anong pangalan niyo po? Jane Russell. Jane Russell. Ma'am, ano ang na-feel mo or ano naranasan mo ngayon COVID-19 na ito? Na syempre nahirapan kasi yun, mga lockdown, yes. Mahirap yung hanap buhay ng mga mister. Okay. Nahirapan din yun sa mga estudyante namin kasi wala nang face to face. Mahirap mag-module. Then yun, yung hanap buhay ng mga mister, yung nandito lang tayo sa bahay, hindi tayo makalabas, hindi tayo makatulong sa mga anak natin, hindi tayo maghanap buhay. Okay, so how about yung sa mga anak niyo po? Saan sila nahihirap? Sa online class? Ay, sa online class or module or face-to-face? Saan mas gusto niyo po? Siyempre, mas gusto natin face-to-face kasi mas ano talaga yung mga estudyante natin, yung ano ba tawag dyan? Yung maingganyo ba sila magpunta talaga sa school kasi nandun yung teacher, nandun yung mga classmates nila. Samantalang mag-module ito sila sa bahay na parang boring sa kanila ba? Opo, then?
yun din, mahirapan din yung mga mama kasi pupunta-punta pa doon ng school, magkuha ng module. Thank you po, ma'am. Okay. Jane. Ma'am Jane, salamat po talaga. So now guys, nandito po tayo sa isang estudyante kay Kambal. Pangalan mo? Resume Alphon. Okay, anong mas gusto mo? Online class or face-to-face? Online class. Ay, face-to-face ko. Kasi ngayon po, under online class po. Tapos yung biggest barrier po talaga is yung pag nasa klase ka, nawawalan talaga ng signal. Yan po talaga yung naka-apekto sa student na nararanasan yung online class po. Okay, then na naman natin yung kasagutan ni Ressa May tungkol sa kanyang napili na face to face or online class. So mas gusto niya po ay face to face. Yun lang po. Thank you, Ma'am Ressa May. Hello. Thank you, Miss Angel Belida, for the wonderful question. As a student, what will you do to avoid COVID-19? For me, I think the best way to avoid COVID-19 is to follow the health protocols and follow the policy of our governments, and also keep a distance from each other and avoid spending time in crowded places or in group, and always wear mask, face shield, or wash your hands every minute with sanitizer and soap. And if we want to solve the virus, we really need to get vaccine. That is my opinion and answer to stop spreading the virus. That's all. Thank you, Miss Angel Belida. Again, I'm Maria Kisha Mason Said, as a student. Good morning po. I'm Abigail Sanson. So, answer ko lang po ang question na ito. As a parent, anong naranasan nyo po about sa pandemic na ito? As a parent, kakaiba talaga ang naranasan ko this pandemic po. Kasi, first of all, I'm a single mother po. So, as a single mother, alam naman natin kung paano pahirap maging isang single mother. Yung mag-isa ka lang na bubuhayin yung anak mo. Tapos, sa panahong ito, mahirap pa maghanap ng trabaho. Kung wala kang trabaho, wala kang pera. Ngayon, kapos sa pera. Hindi talaga ang epekto ng pandemya sa atin. Lalo na sa mga magulang na hirap maghanap ng trabaho. Mahirap ang pamumuhay. Mga walang hanap buhay. So para sa akin, napakalaki ang epekto ng pandemyang ito. Thank you. Dito po natatapos ang aking vlog. Calls COVID-19.